Okay. The name of my company is CrowdOne, or to be specific, it's CrowdOne Network Limited, with address located in Dubai, United Arab Emirates. Okay? So yun po ang pangalan ng company ko. Now, ang isang katibayan po na ito ang pangalan ng company ko, una, i-explain ko muna sa inyo ang disclaimer para klarado po tayo. Una, ang ating kumpanya po ay hindi po siya investment company. So hindi po tayo nangiinganyo ng tao na sumali sa CrowdOne para i-invest yung pera dito and then you will expect something in return in the number of months. Hindi po tayo investment company. Pangalawa, hindi din po tayo cryptocurrency company. Gumagamit tayo ng Bitcoin at saka Ethereum para mode, parang payment method po. Pero hindi po tayo cryptocurrency company. Okay, hindi po tayo nagmamine. Pangatlo, hindi din po tayo trading company po. Hindi tayo into forex trading or yung mga cryptocurrency trading po. Wala po yan sa CrowdOne. Pangapat, hindi din po tayo gambling company. So we are not into gambling. Meron tayong isang product that are into online gambling po. Pero that is a third party company. Hindi po yan own ng CrowdOne po. And then, panglima po, we do not promise any return of investment. Lahat po dito kumikita sa kaparaanan ng pagbili ng products at pag-recommend ng products sa ibang mga tao. And by doing so, we receive commissions. Okay? Pero hindi po tayo nagpa-promise ng return on investment na ilagay mo lang yung pera mo dyan, hintayin mo lang, may matatanggap ka in percentage. Okay? And then, ito isang katibayan natin, that CrowdOne, ito po ang certificate of incorporation ng company. Diyan nakasaad, CrowdOne Network Limited with address based in United Arab Emirates or Dubai. Okay? Pangalawang katibayan po, nung nag-join po ako sa CrowdOne, bumili ako ng isang educational package, nagbayad po ako ng 99 euro. Sinuklian po ako ng CrowdOne ng isang resibo po. Katibayan na ako po ay bumili ng package. Ito po ang itsura ng kanilang resibo po. Andito sa resibo, nakasaad din po, CrowdOne Network Limited. Dubai, United Arab din po ang kanyang address. So in short, okay, ito po ang pangalan ng company ko. CrowdOne Network Limited, na ang kanyang opisina is based in Dubai, United Arab Emirates. Okay, now, paano po ba si CrowdOne? Okay, ano ba ang kanyang business concept? Ano bang products niya? Paano po siya magbenta? Paano siya kumikita? Mga ganun na tanong. Okay? And then, pag naging member ka, paano ka ba makakatanggap ng mga komisyon? So, marami po tayong mga tanong sa isipan natin na gusto nating masagot. Okay? Para masagot na lahat yan, panoorin natin itong 3-minute video na papaliwanag po kung ano po si CrowdOne. Okay? Panoorin po natin. And welcome to our 4-minute presentation on CrowdOne. Firstly, I would like to remind you about our disclaimer. We are not an investment company, a trading company, or a cryptocurrency company. With us, you take full responsibility for your own financial situation. Now, let's get into a brief overview. What is CrowdOne, and what is our company's mission? At this point, you've most likely heard about Alibaba. Today, I'll use Alibaba as a reference point to explain to you what we are doing. I'll also be referencing other popular companies like Uber and Booking.com. What is the main goal of these three platforms? These three different businesses all have one thing in common. They need customers, so they try to get as many customers as they can through a number of methods. For example, they use Google Ads and also run advertisements on TV, on magazines, and on billboards. As you can imagine, they each spend a lot of money to get the customers. What are the customers doing in response? Customers are incentivized by the ads and the Alibaba platform to buy products, which means that the customer pays money. What happens afterwards? The company delivers a product to the customer, and Alibaba gets a small commission. When customers order an Uber, Uber will get money. If a customer orders a hotel through Booking.com, the platform gets a cut. That's the simplest example which explains how the system works. Referral platforms are a great business venture that runs smoothly and easily. The point of this is that Alibaba doesn't own any of the companies that provide the products. They simply give other businesses an avenue to sell their products. Similarly, Uber doesn't own any of the individual cars, and Booking.com doesn't own any of the hotels that they offer to their customers.
So the basic point of what is happening here is just the referral of the customers to the products and service providers. Now we've finally arrived at Crowd One. What is Crowd One? Crowd One is actively using the network industry in order to build our own crowd. In other words, we are building a customer base. How do we do it? Through network marketing. Why? It's the best way to reach customers while enabling other businesses to make money. At Crowd One, we are offering a variety of different products and services as well. We have our own fantastic travel agency similar to Booking.com, where you can book your own hotels and vacations and even get the best prices guaranteed. But Crowd One is more than just a travel agency. It's also an educational platform. As you're aware, basic education at the school makes basic money. If you want to make real money, you need to invest your time and funds into supplemental education and knowledge outside of the traditional school environment. We also offer our Affiligo affiliate system and an online gambling platform. It's a real gambling platform that hosts a number of popular games such as blackjack, baccarat, poker, roulette, and others. Soon, we will implement our Mixer platform to host more social media games. Our platform presents a unique opportunity for customers to get everything they desire in one place. You can book your hotel in the comfort of your own office, participate in educational programs, and play games, all through Crowd One. Additionally, the profit that is coming into Crowd One does not go fully to Crowd One. The profit goes back to what we call the Crowd One reward system. This system is designed to benefit customers and keep them interested. You can collect Crowd One rewards similarly to miles or points. When you fly with an airline, you gather miles. When you use a cashback program, you accumulate points that you can eventually redeem. This is what we are doing with Crowd One. We are using past referral platforms from this great industry as blueprints to create something bigger. Our company is committed to providing not only products and services, but real benefits to our customer base that will improve their daily lives. This is Crowd One. Okay po, so nabanggit dyan that Crowd One is a referral platform siya. Isa siyang malaking company na walang sariling product, okay? Wala siyang sariling product, pero siya'y nagbebenta ng products ng ibang company po. Tawag natin mga third-party companies. Okay. Nabanggit kanina ng Alibaba, ang isang example, Uber at saka itong tinatawag nating booking.com. Now, halimbawa si Alibaba po, ang ginagawa ni Alibaba is nangiinganyo ng ibang company na mag-display ng kanilang product sa loob ng platform nila. So, ang in return, ang ginagawa ni Alibaba is gumagamit siya yung tinatawag nating advertisement, okay? Para maging makilala at madadami o bibuild sila ng kanilang customer base sa kaparaanan ng advertisement. So, Alibaba pays millions of dollars for Google Ads, yung mga television, mga billboards, at saka yung mga dyaryo. Okay? That is their way of building their own customer base. Siyempre, kung ako'y may tindahan, ilalagay ko o i-display ko yung products ko sa loob ni Alibaba kasi alam ko maraming taong makakakita ng aking mga products na di-display. Okay? So that is how Alibaba is trying to build their customer base. Sa side naman ni Crowd One, iba ang paraan ng ginamit niya. Ang ginamit ni Crowd One is yung tinatawag nating network marketing system. Okay? Now, gaano ba ka-effective ang network marketing system? Ganito po. Una, instead na si Crowd One ay gagamitin yung pera or maglalaan ng pera para pambayad sa advertisements, hindi po niya ginawa yun. Ang ginawa ni Crowd One is, yung pera na dapat ilalaan doon sa advertisement, ilalagay niya doon at yun ang gagawin niyang pang-incentivize program. Okay? Gumawa siya ng incentive program para sa lahat ng mga tao, like kagaya ko, I will be one customer that will endorse or recommend yung products nila to my friends and loved ones. Ganun. In return, Crowd One pays me a commission. Okay? Ganun ang paraan nila. So they use the network marketing system to rally all people potential in building the network. Nakuha niyo po? Ganun kaganda ang ginawa niya. As a result po, sa ginawa ni Crowd One, Crowd One is only 1 year and 10 months po. Alam niyo po ba, umabot na tayo na sobra 20 million members worldwide. Ganun kabilis. Dahil tao mismo ang pinagalaw niya.
Okay? Binigyan niya ng incentive, binigyan niya ng commission para lalong maiinganyo yung mga tinatawag nating affiliate partners na bumili at mag-recommend or magbenta ng products sa loob ni Crowd1 sa kanilang mga kaibigan. Okay? Nakuha niyo po? Now, pakilala ko sa inyo ang isa sa mga brain ng Crowd1 po, ating Chief Executive Officer ng ating Impact Crowd Technology. Si Impact Crowd Technology po, ito po ang mother company ng Crowd1. Impact Crowd Technology is based in Madrid, Spain po. Now, sino po ba si Sir Johan Stiel von Holstein? At least briefly lang, papakilala ko lang na itong ating head, hindi po to pipitsugin, hindi po to basta-basta. Okay? Siya po ay isang Swedish entrepreneur. Okay? Siya din po ay isang venture capitalist. Ibig sabihin po, may pera po yan siya. And ang intention niya is to invest on a digital company o na may digital product na mga startup companies para tumakbo yung kanyang kumpanya, tumakbo yung kanyang products para mabenta. That is what we call venture capitalist. Pangatlo, siya po ang CEO ng Icon Media Lab. Siya din po ang chairman, founder ng letsbuyit.com, ng iCube, ng MyCube, at ng Interactive Television. Sa kanyang mga nabuong company, sa buong buhay niya po, tatlo po dyan ay nagawa niya pong naging unicorn. Ibig sabihin, ang kumpanya yan, bago tawagin unicorn, dapat umabot po siya at least 1 billion po ang worth ng company. So nagawa po niya, tatlo po. At the same time din po, si Sir Johan Stiel von Holstein ay pinangalanan po siyang technology pioneer ng World Economic Forum po. At pinangalanan din po siyang global media innovator ng Forbes International. And amongst sa Sweden po, na-rank po siya as one of Sweden's top 50 most influential persons po between 1997 to 1999 po. So, ito po ang ating CEO ng ICT po. Okay? Now, Crowd1 is 100% mobile business. Pag sinabi mong 100% mobile, lahat po dyan digital. Ibig sabihin, wala na pong tangible products na bibit-bitin mo, ipapadeliver mo pa sa courier. Wala po dito. Ang negosyo po natin are all digital and you can conduct business anywhere, anytime, at saka to anyone po. Now, tanong ko po sa inyo. Ito po. Ilang oras po ba kayo nakapalaging nasa harapan ng inyong mobile phone? How many hours do you spend with your mobile phone? Sagutin niyo ko. Okay? Meron nga, nakita ko na post, sabi dito sa postero, hindi mo naman mabitawan, bakit di mo lang, ba't di mo na lang pagkakitaan? Okay? Okay, tama. Di mo mabitawan cellphone, hindi, hanapan mo na lang paraan na papagkakitaan mo po yung mobile phone mo. So dito po sa Crowd1, dahil ito po yung digital product, lahat ang products po natin dumadaan lang po sa ating mobile phone. Tinatawag nating internet highway po. Okay. Now, paano ba kumikita si Crowd1? Ang bigayan po ng Crowd1 is in a form of Bitcoin and Euro po. Ganun po ang kitaan sa Crowd1 po. Now, ano po ba ang mga products? So, iisa-isahin ko sa inyo ang mga products natin. Medyo konti pa lang. But we are moving forward po. Kasi bago-bago pa lang ang company. Pero at least dito po, makikita mo, kumikita na ang mga affiliate partners sa buong mundo. Ang pinakauna po, itong tinatawag nating Life Trends. Life Trends is a travel and tour platform. Meaning to say, pag mag-join po kayo sa Crowd1, meron na agad kayong travel agency. Galing, ano? So may travel agency na po kayo. Hindi na po kailan mag-invest ng kalaki-laking money, magpa-process ka ng mga certificates, mga license, okay, permit from the government. Wala na po. Hindi mo na din kailangan maghanap ng isang space para mag-rent ka para maumpisan mo ang business or anything. Dire-diretso po kayo. Pagpasok nyo sa Crowd1, yung Life Trends po, swak, negosyo mo na. Ang kagandahan ng Life Trends, mamaya maintindihan mo, is that Life Trends is giving a much bigger discount compared dun sa regular natin ginagamit na mga websites. Okay? Pangalawa po, meron din po tayong Great Hub. Great Hub is an educational platform. Dito, alam nyo naman, ang education, lalo na ngayon, is very expensive. Right, it's very expensive. Pero si Great Hub naman is a supplementary education. Pag natapos na tayo sa ating primary education, education and learning doesn't stop, right? It doesn't stop. Paglabas mo ng kolehiyo mo, paglabas mo na sa eskwelahan mo, graduate ka na, hindi po tapos ang learning. Tuloy-tuloy pa din ang ating learning at education.
Ang tawag po natin doon, supplementary education po. GritHub provides us with that kind of education. Ang kagandahan po ng GritHub po is that it is all digital. That means to say, you can continue your learning using your mobile phone only. Galing, ano? That is the way. Okay, so that is GritHub. It is an electronic learning, at the same time, a digital library po natin. Pangatlo, meron din po tayong AffilGo or the Affiliate Online Gaming po. Ito po, it's an online casino po. Okay? Hindi naman lahat nagka-casino, okay? Hindi lahat nagsusugal. But we have to understand that sa buong mundo po, 50% po ng tao o ng population are into online gambling po. Okay? So, ibig sabihin dito, kahit hindi po kayo, hindi po natin ginagawa to, but yet, Crowd1 can generate sales from this kind of platform. Pangapat po, meron tayong Mixer. It is a social mobile gaming platform po. Ang maganda nito kasi itong mga games nito kagaya ng mga Angry Bird, yung mga Tetris, yung mga Candy Crush. Di ba nung kinagigiliwan natin ng mga laro, no, na enjoy tayo naglalaro. Ito pong Mixer is the social mobile gaming platform po. Okay, na-launch na po natin noong November 14 and then ongoing po ang tinatawag nating rollout. No, starting po dun sa pinakamataas na rank at pababa po. Okay? So one of these days, you will be registering. Ito po is a subscription approach po ito, no, para magamit mo ang mga laro na sa loob ng Mixer Mobile. Okay? Naka-launch na po ito. Meron din po tayong SAFER. Yung SAFER stands for South Africa's Fastest Emergency Response. Ito pong SAFER is a digital applications po ito na i-download mo sa cellphone. And then, parang 911 po sa atin. Pag may nagkaroong emergency, either aksidente, or may heart attack, or baka naging delikado yung sitwasyon mo, endangered ka, you will just shake yung phone mo po. Pag shake mo ng phone, ano mangyayari po? Pag shake mo, in minutes po, darating po ang ambulance or yung security personnel to rescue you. Ganun kagaling po ang product nito. Pero this is only exclusive lang po sa South Africa. Wala po ito sa ibang bansa. Okay? But at any rate, kahit po hindi tayo pwedeng bumili or mag-recommend ng product kasi nasa South Africa lang, whatever sales po na magagawa o ma-generate ng Crowd1, kasali po tayo doon sa share. Nako niyo po, kasali po tayo sa share po. And then meron din po tayong tribute lifestyle. Ang tribute lifestyle po, ito po yung physical product. Pero yung mga products na yung mga pampaganda, pampabeauty, pabango, okay, basta yung pampabeauty-beauty. Ang design po ng product nila like mga perfume at mga pang sa skin po is designed purely for Nigerians lang. Ang climate nila. Okay? So, the same din ng SAFER, kahit hindi po tayo pwedeng magbenta or bumili, ang sales po ni Crowd1 from Tribute Lifestyle po, kasali po tayo sa sales dito. May share. Okay? And then, meron din po tayo mga Crowd magazine na nilalabas nila every month. So, ito pwede mong bilhin digital. $1 ang bili mo nito gamit lang ang iyong account balance. Pwede mo rin bilhin ito yung kinatawag nating physical product, no, na magagamit mo. So, there will be more products coming in, no, especially this 2021 po, we'll be coming out with telecommunications and entertainment products po. So, abangan na lang natin pagdating ng 2021. Okay? Now, how does Crowd1 make money? Paano ba siya kumikita? And then, paano ba kumikita ang lahat ng affiliate partners sa buong mundo? Okay, so ipapaliwanag ko sa inyo, paano ang kitaan dito? Interesado po ba kayo? Alam ko, interesado tayong lahat. Ganito po. Now, halimbawa ito, si Shopee. Kilala natin si Shopee. Okay, it's a referral platform. May iba't ibang mga company na naglalagay ng kanilang o nagdi-display ng kanilang products sa kanilang platform po. Halimbawa, ako. Papasell ako sa Shopee. And then sa pamamasyal ko, napansin ko gusto kong bumili ng tinatawag na wireless robot vacuum cleaner. Okay? So nakakita ako ng isang product na gustong-gusto kong bilhin. Okay, kunyari, itong product na ito, ang company nagbebenta is iClean Limited. Okay? So gagawin ko, kasi interesado akong bumili, mag-order ako. After babayaran ko yung amount, no, na itong vacuum cleaner, si iClean Limited, i-deliver nila yan sa akin. Okay? Ganun lang. Pagbili ko,
Pagbayad ko, deliver nila. Nothing more, nothing less. So ang mangyayari ngayon, si iClean, okay, magbabayad ngayon siya kay Shopee ng porsyento. Kunin niyo? Si iClean ay magbabayad ng porsyento dito kay Shopee kasi doon naka-display yung kanyang product sa loob ng platform ni Shopee. So ganoon kumikita si Shopee. On top of this, si Shopee naglabas din ng incentive. Okay? Ang ginawa niya, naglabas siya ng tinatawag nating cash vouchers, mga reward points, mga cashback, free coins, at saka mga buyers promo para mainganyo lalo yung mga prospective buyers or customers na bumili uli. It is only when we repurchase that we get yung points at saka yung mga coins. At iniipon-ipon natin, tama? Iniipon-ipon natin yung mga maliliit lang masyado ng mga points at saka coins so that when time comes, pag lumaki yun, i-redeem natin yon, maybe pambayad dun sa delivery ng shipping or maybe pangdagdag bayad dun sa item na binibili mo. Ganun lang. And of course, obviously, many sa atin, gustong-gusto rin kahit maliit lang kasi exciting, tama? Ganito din kay Crowd1. Ang kaibahan lang ni Crowd1, mayroon siyang Crowd1 rewards, okay? May Crowd1 reward points niya. Pero ang kaibahan ni Crowd1 is that ang kanyang pagbabalik, ibabalik niya yung incentive sa mga tao based po yun sa sales niya sa buong mundo. Di ba kanina, pagbili ko ng vacuum cleaner, items lang natanggap ko. Nagbayad ako, natanggap ko ang item, nothing more, nothing less. Sa Crowd1, iba. Kung bibili ka o magre-recommend o magbebenta ka ng products dito sa loob ng platform ni Crowd1, makakatanggap ka. Okay? Now, alam niyo magkano ang binibigay nila na appropriation para sa mga members kagaya natin? Ito po. Sa 100% nakita ni Crowd1, 20% lang po ang bumabalik sa company as running costs. 40% doon ilalagay o ibibigay ni Crowd1 sa lahat na nag-qualify sa tinatawag nating long-term residual income. This is monthly po. Okay? And the remaining 40% po, doon po ibibigay sa Crowd1 rewards which is distributed or given every 3 months or quarterly. Nakuha nyo po? Ganon. Okay? Ang galing, di ba? Malaki masyado ang binibigay ni Crowd1. So, ganito. Halimbawa ako. Bibili ako. Ako ha? As an affiliate partner ni Crowd1 po, I can buy products and services sa loob po ng platform ni Crowd1. Tama? I can buy and I can sell. Then, I can recommend yung mga products nila sa mga kakilala ko, kaibigan ko, kamag-anak ko. And for example, bumili ako ng Life Trends, booking ako, or kamag-anak ko. If I do that, Crowd1 will give me commission. Nakuha ninyo? Every time po tayo bumili, every time po tayo magbenta or mag-recommend ng products dito sa Crowd1 sa ating mga kamag-anak, bibigyan tayo ni Crowd1 ng commission. Kaya ganun magagaling. Diba? Sabi ko nga kanina, instead of Crowd1 paying so much amount of money for advertisements, hindi. In-empower niya, nilagyan ng incentive program ang lahat ng magiging kasali sa Crowd1 in a form of commission. Kaya exciting na exciting kasi parang naging negosyo mo na ito. Diba? Kagaya ko, ako, I have been in the insurance business for more than 15 years. So every time nakabenta ako ng policy, I receive commission. Tama? Kung ako din po ay realtor, nagbebenta ako ng lupa, I also get commissions. Every time magbenta ako. The same thing lang din po dito. Every time magbenta ako o magbili ako ng product sa loob ng platform ni Crowd1, I get commissions. Okay? Klaro po. Now, paano ba sumali? Ito magandang tanong. Kasi unless sumali ka o jo-join ka, hindi ka kasali doon sa makakatanggap ng commission. It is only pag jo-join ka sa Crowd1 na kasali ka dun sa mga makakatanggap ng commission. So, paano ba sumalik sa Crowd1? Ganito po, kailangan mo lang mag-subscribe sa ating product na GreetHub. Ang nabanggit ko kanina, si GreetHub is an educational package or an entrepreneurial package. It's an educational platform po ito na marami tayong maaaral dito. Okay? Now, how do I explain this? Ganito yan. Halimbawa si Netflix. Si Netflix, may isang product din, mga video yon. Para ma-access natin purong product nila, mga videos, kailangan natin
mag-subscribe. Tama? Kailangan tayong magbayad buwan-buwan. Para anytime kailangan mong manood ng palabas, you can access the video. Tama? Same is true din with Spotify. Si Spotify, ang products niya are all music. So para may access po tayo dun sa mga music, sa mga tugtog, kailangan din po tayong mag-subscribe. We pay every month din po. Okay? Ganun yun. Same is true with this. Sa atin, kailangan din po natin mag-subscribe sa GreetHub. May apat po na subscription plan na pagpipilian natin. Okay? Meron tayong white package. Okay? Kung gusto mong white package, ang babayaran mo lang is 99 euro po yan. Pag black po ang package ang bibilin mo, 299 euro po ang value po. Pag gold po ang pipiliin mo na plan, babayad kayo ng 799 euro. At pag titanium plan naman, bayad kayo ng 2,499 euros po. Ang kagandahan po dito sa atin sa CrowdOne po is when we subscribe GreetHub po, one-time subscription lang. Hindi po kayo kailangan magbayad every month. Every time. Hindi. One time lang po. It's a one-time subscription. So in peso, tingnan po natin. Pag piso po, ang katumbas po niyan is 6,000 pesos ang puti. Ang pag black naman is 18,000 pesos. Pag gold naman is 48,000 pesos. And then sa titanium po, 150,000 pesos. So every package na mapipili mo, every plan po, mayroong corresponding benefits po na matatanggap mo. The higher package you have chosen, the bigger, the larger volumes of inputs ang inyong ma-access po. Okay? Now, ito po, ang payment, okay, may promo pala tayo bago ko makalimutan. Good news, no? May promo tayo. Ang tawag natin, epic promotion. Anong ibig sabihin ng epic promotion? Yan ito po. Halimbawa po, napili mo na package is white. So, bayad po kayo ng 6,000, tama? After paying 6,000, na-register na po kayo sa white, dire-diretso po kayong i-upgrade to black for free. Yun ang epic promotion. Nakuha nyo po? So, dito po, pag na-upgrade kayo diretso sa black, naka-save po kayo ng around 12,000. 12,000 po ang na-save nyo po. Pag ang pinili nyo naman is black package, bayad kayo ng 18,000, upon registration po, dire-diretso din po kayo ma-upgrade to gold for free. So, dito po, na-save nyo po is around 30,000 pesos po. Pag napili nyo naman po is gold, okay, bayad kayo ng 48,000, okay? Dire-diretso po kayong upgrade to titanium for free. Dito po, na-save nyo po is 102,000 pesos po. Malaki po. Sa akin, pag wala kayong ganun kalaking pera na 48, you can settle for the white muna. Okay? Huwag magmadali. But if you prefer to get the highest package, go for it. Okay? And then mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo ano ang mga kanya-kanyang benefit pag napili mong certain packages po. Okay? Itong promo po ito will last until December 2020 po. So, you have more than one month to go bago matapos po itong promotion. So, you grab the opportunity po. Kung magputi lang po kayo ngayon, you pay 6,000 pero dire-diretso po kayong maging black package. Okay? And then you will receive around 150 reward points na ilalagay sa iyong C1 rewards po. Okay, continue po tayo. Ang payment methods po, mayroon tayo, pwedeng magbayad tayo in a form of credit cards, no? Visa at saka Mastercard. Okay? And then Bitcoin, Ethereum, pwede din bank transfer or pwede rin bumili tayo ng gift codes galing po sa ating sponsor, no? Babayad tayo ng cash, siya ang bibili ng gift codes para sa inyo para po kayo ma-join, masali po sa CrowdOne. Okay? Nakuha nyo po? Okay, tulit po tayo. Now, dito mayroon tayong tinatawag na educational package sales bonus. Ito po, kung mapapansin mo, every package na mapipili nyo po, may corresponding business points or value. Ito mga value po, kagaya ng puti, may 90, 270 ang black, 720 ang gold, at 2,250 ang titanium. Ito mga business points po, ito po ang magiging basihan. Di ba bangkit ko sa kanina, pag bumili kayo or mag-recommend ng products, you will get commissions. Tama? So, eto mga points na ito, eto po ang magiging basihan ng CrowdOne para computein kung magkano ang iyong magiging komisyon. Klaro po, eto po ang magiging basihan. Okay. Now, sa CrowdOne, ang compensation plan po, may pitong klase. Iisa-isahin natin. Okay? Una, unahin natin yung binary bonus. Ang binary bonus, to many of us are very familiar sa atin. Okay? Pero sa CrowdOne, mayroong tatlong klaseng binary bonuses. Meron tayong 1:1 ratio po.
ano po ang 1:1 ratio? Ganito lang po, simple lang. Halimbawa, mayroon kang isang kaibigan sumama sa inyo. Bumili ng white package, nalagay mo sa left leg. And then sumunod, may isa pumasok, nalagay mo sa kanan, isang kamag-anak. Pag ganito po ang nangyari, left and right, ang gagawin lang po ng 1:1 ratio is i-add lang po yung dalawa. 90 plus 90, so magiging 180 business points. Tama? So para makuha mo ang value in euro, kasi euro ang kitaan po natin, ang 1 euro kasi dito is equivalent to 10 business points. So in short, i-divide mo lang po ito sa 10, you will get 18 euro na commission. Diba? Simple lang. Now, what if nasundan? May pangatlong pumasok, nilagay mo sa kaliwa, at pang-apat, nilagay mo sa kanan. Same lang din po. I-add mo lang po yung dalawa, and then you get another 18 euro. Every time po yan, walang limit. Okay? Hanggang sa dulo po ng walang hanggan po ang levels natin. Every time may kaliwa-kanan, bangga. Kaliwa-kanan, bangga. So, unlimited po dito ang ating binary. Now, meron din tayong pangalawa. Yung tinatawag nating 1:2 ratio. Ano po ang 1:2 ratio? Simple lang po. Halimbawa, may dalawang pumasok. Sabay o sunod-sunod pumasok, nakalagay sa kanan. Okay? Now, ganito yan. What if may pumasok, pangatlo, nakalagay sa kaliwa? So, ang 1:2 is, i-add mo lang po yung dalawa sa kanan plus yung isa sa kaliwa. So, ito magiging 27 euros po. Kaya nyo po? Every time pa ganun yan, euros po, 27 yan. 1:2 ratio. And then, mayroon din tayong pangatlo. Yung tinatawag natin, itong 1:3. Ito naman, tatlo. Sabay-sabay or sunod-sunod pumasok sa isang leg lang. Halimbawa dito, sa kanan. And then, pang-apat, nakalagay dun sa kaliwa. So, pag ganito po ang nangyari, i-add mo lang po yung tatlo sa kanan plus yung isa sa kaliwa. Then, you get 36 euros po. Nakuha? Ganun lang po. Okay? Now, dito sa ating binary bonus kasi unlimited, mayroon pong paraan paano mo mamamaximize ang binary income mo. Importante po ang binary income, okay? So, ipapaliwanag ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo paano mo mamaximize ang binary bonus mo. Ito simple lang kasi ito po, dahil no flash out, unlimited ang levels, kailangan i-maximize mo. So, halimbawa po, ito ang kailangan nating matutunan. Strong legging technique po. Ano po yan? Ganito. Halimbawa ikaw, ito. Always remember that ang default or requirement na ma-activate ang binary income natin, kailangan po mayroon kang personally sponsored na isa nalagay sa kaliwa at isa nakalagay sa kanan. Yun ang minimum po para activated ang binary mo. Requirement yan. Now, after nakalagay ka ng isa at saka isa dito, all the rest mo, bahala ka na kung anong mangyayari. Pero, dito sa strong legging technique, kailangan you have to decide po kung saan mo ilalagay o saan ang gagawin mong strong leg. Left na leg mo ba o right na leg? Okay? So, halimbawa dito, sa example natin, yung left leg, gawin mong strong leg. Anong ibig sabihin na gawin mong strong leg? Ibig sabihin, after the 1:2, left and right, all the rest na mga ma-invite mo, uunahin mong ilalagay lahat sa isang leg lang, yung strong leg mo. Yung gagawin mong strong leg. Okay? Halimbawa dito, kaliwa. So, dito mo ilalagay. So, lahat ng na-invite mo, mag-i-invite din siya. So, lalaki ng lalaki yan, lalalim at lalalim yan. Okay, pag lumalim na po ito, marami na pong tao, malaki na po ang points, tingnan nyo po ang mangyayari, ang implication. Halimbawa, may pumasok na isa sa kanan, yung weak leg mo, puti. Dahil naka-strong leg ka sa kaliwa, ang mangyayari po, etong 90 sa kanan mo, kakain ng tatlong 90 sa kaliwa dahil strong leg. May pondo. So dito, ang matatanggap mo is 36 euro. Now, what if black ang pumasok? 270, ganun din. Tatlong 270 points ang kakainin na sa kaliwa. That's why you will earn 108 euro po. Pag gold ang pumasok, that is 720 points, business points, kakain din po siya dito ng tatlong 720 business points. So, mangyari, magiging 288 euro po ang iyong magiging binary bonus. What if titanium? Halaka. Pag titanium po, tatlong 2,250 points sa kaliwa, kakainin niya. So you will earn 900 euro po. Laki yan. Nakuha niyo po? Malaki yan. So, eto kagandahan ng strong legging. Isa pa po, bakit tinuro ko sa inyo ang maximizing your binary bonus? Dahil,
ang implication nito is dito sa sunod natin na pag-usapan na bonus, etong long-term residual income. Now, ang long-term residual income, malaking bagay po ito. Ito po yung nabanggit ko sa inyo kanina na 40% na ibibigay ni CrowdOne galing sa sales niya sa buong mundo, dito po binibigay sa long-term residual income which is given every month. Now, ang tanong, paano ba mag-qualify? Hindi lahat po ng affiliate partner makakatanggap agad ng long-term residual. May requirement po. Ganito ang requirement. Kailangan po pumasok, makapasok po kayo sa tinatawag nating tawag nito, makapasok tayo sa tinatawag nating network level po ito. Okay? Ito pong network level. Ibig sabihin ng network level po na kailangan makapasok ka from the start, pwedeng team leader, paangat ka ng coordinator, manager, director, president, senior president, at saka ambassador po. So paano ba makapasok sa network level? Simple lang po. Kailangan nyo pong kumita galing sa binary bonus. Walang iba na pong paraan. Binary bonus lang po ang magiging basehan para makapasok po kayo sa network level. Paano po? Halimbawa, nakapasok kayo, kumita po kayo ng 500 business points. Okay? Pag kumita po kayo ng 500 business points, ibig sabihin, pasok kayo sa Team Leader Star 1. So pag umangat po yan, naging 1,000 po yan kasi wala pong demotion. Pag nag 1,000, nag-accumulate siya, pasok kayo sa Team Leader Star 2. Pag nadagdagan na naman, naging 2,500 po, pasok kayo sa Team Leader Star 3. Pag nag 5,000 na, pasok ka sa Coordinator Star 1. Ibig sabihin dito, sabi ko nga, walang demotion dito. Lahat ng iyong kita sa binary nag-a-accumulate as days goes by, as weeks or months goes by. So habang lumalaki yung iyong accumulated binary bonus, pataas ng pataas din po ang magiging rank mo. Ang good thing po, habang tumataas ang rank mo, padami ng padami po ang bonus na matatanggap mo dito. Okay? So bigyan ko po kayo ng halimbawa, nung October 15 po, every 15 of the month kasi nagbibigay ng long-term residual income. Nung November 15, tapos na, nagbigay na naman, no? Pero ang halimbawa ko dito is October 15 po. Panoorin nyo, nung October 15, kung ikaw po yung naging coordinator Star 1, ang matatanggap mo nung October 15 is 111 pesos. Maliit lang. Eh kasi umpisa eh. Hindi nga ito investment eh. Kailangan dito ang effort plays an important role para makumita tayo ng mas malaking commission. Kasi hindi nga tayo investment company. Okay? Now, nung October 15, kung ikaw yung naging manager Star 1, ang natanggap mo is 757.20. Malaki compared dito sa 1111. Pag nag-manager Star 3 po kayo, ito pong tanggap mo noong October 15. 5,680. Malaki ang agwat, tama? Ang lundag. Pag nag-director Star 1 ka, ito 37,000, mas malaki. Pag nag-director Star 2 ka, 69,600. Pag nag-director Star 3 ka, 150,000 po. President 1, 326,000, President 2, 580,000, and President 3 po, 1 million po. So, hindi ko na babanggitin yung senior president at saka ambassador kasi baka malula kayo kung magkano matatanggap mo dito. Buwan-buwan po ito. Okay? Now, ano napansin nyo dito? Ako, diretsuhin ko na kayo. Kung gusto nyo makaranas ng financial freedom, alam nyo, kailangan ang goal ninyo dito, pag kayo gawin nyo ang negosyo ng CrowdOne, ang goal nyo is at least maging director Star 1 po kayo. At least. Pataas. Bakit po? Kasi it's only sa rank ng Director Star 1 pataas na makaranas ka ng tinatawag na financial freedom po. Every month mo po yung tatanggapin. Pag naging manager Star 3 po kayo, makakatanggap pa ng 5,000 every month. Pero hindi po yan financial freedom pa. Okay? Okay yan, meron yan. Pero hindi po yan financial freedom pa. Kaya Director Star 1 pataas. Now, ang tanong nyo naman, gano'n ba kadali o gano'n ba kahirap para maging director? Nagtatanong ba kayo? No. Kung nagtatanong kayo ngayon, ang gagawin ko, tuturuan ko kayo ng isang simpleng paraan, isang strategy na kung sundin nyo lang ito to the dot, okay, pwedeng mangyari sa inyo yung iyong gusto na Director Star 1 pataas. Etong program na ipipresent ko sa inyo ngayong gabi, very simple lang, pero meron tayong tinatawag na fast and furious approach. Now, within 3 months po, pwede na po kayo mag-Director Star 1. O Director Star 2, o pataas. Okay? 3 months lang.
Okay, handa na po kayo. Ganito po, tuturo ko sa inyo. Halimbawa, ikaw to. Okay? Upon signing up with Crowd1, the next step you have to do to commit na gawin mo to is you have to have 4 people na sasali sa'yo. May deadline po itong program natin. Dapat within 14 days po, dapat nakabuo na po kayo ng 4 na katao. Now, tanong ko sa inyo, mahirap po ba? Pag sabihin nyo sa akin, mahirap, ah, mahirapan ka. Pero hindi po ito imposible. Mahirap, pero hindi imposible. Kuha nyo po? Mahirap, iba yung mahirap na imposible. Ito po, mahirap siya, pero posible. Kasi po, marami na po naka-experience dito, ginawa na po ito. Meron ako mga downlines dito na ang edad is senior citizen nga eh. In 1 week lang na nabuo niya yung 4. Alam nyo? May iba dito, isang araw, dalawang araw, tatlong araw. So, mahirap siya. Kung iisipin mo na mahirap. Okay? Pero, posible. Kaya sabi ko lang sa inyo, pag gusto, may paraan. Okay? Gawan nyo ng paraan. Okay? So, sabi nga ng pharma to, no? What your mind can conceive, your body can achieve. Pag sinabi mong madali lang yan, tama ka. Pero pag sasabihin mo sa sarili mo mahirap yan, tama din po kayo. Okay? So, ulitin ko. Upon signing up with Crowd1, you have to have 4 people within 14 days na sumali sa inyo. Okay? So, pag nabuo na po ninyo ang 4 ninyo, within 14 days, the next thing you have to do is turuan mo po, tulungan mo po itong 4 na makabuo din sila ng tig-4. Ayan. Paano nyo? Ganun lang. Ibig sabihin, itong 4 mo, same thing lang din ang gagawin nila sa ginawa mo. Nagkuha ka ng 4, sila ding 4, kukuha din ng tig-4. And then, ito namang first level mo, tutulungan naman nila ang tig-4 nila ito na makabuo din ng tig-4. Kuha nyo po? Ganun lang. And then, sa baba, same thing. Duplication lang po. Duplication lang. Kopya-kopya lang po ang gagawin. And you have to understand, ang ginawa mo lang po is naghanap ka lang ng 4. Meaning, 4 katao lang ang hinahanap mo. O 4 katao lang kailangan mo for this program. Okay? And then, yung 4 mo, 4 lang din po ang kailangan nila for this program. So on and so forth. So, anong epekto nun? Ganito. Ikaw yan. Kumuha ka ng 4. Okay? And then, yung 4 mo, tinulungan, tinuruan mo, inalalayan mo na sila din makabuo ng tiga-4. Pag nagawa mo po ito, ikaw po'y mapopromote to team leader star 2. Nakuha nyo ba? And then, pag itong 4 naman, gagawin naman nila, tuturuan, tutulungan, alalayan nila ang kanilang tag-4 para makabuo din sila ng tiga-4. So, pag nagawa po nito nila, itong iyong first level po, they will be promoted to team leader star 2. Ikaw, you will be promoted to coordinator star 1. So, ang second level mo na naman, tutulungan, alalayan naman nila yung tiga-4 nila para makabuo din ng tiga-4. Ganun lang, di ba? So, pag nagawa po ito, ang mangyayari, yung second level mo magiging promoted sila to team leader star 2. Yung first level mo magiging coordinator star 1. Ikaw, you will be promoted to manager star 3 po. Tandaan nyo po, pag manager star 3 po kayo, ibig sabihin, tumama po kayo ng at least 1.5 million pesos ang iyong binary income. Huwag po kayo malula sa 1.5 million, pero kung sundin nyo lang po ang proseso, you will really land dito sa rank ng manager star 3. Okay? Then ituloy-tuloy na naman. Hanggang ito namang third level mo. Tuturuan, tutulungan, alalayan naman nila ang first level nila para makabuo din sila ng tiga-4 dito. So, ang mangyayari, itong third level mo will be promoted to team leader star 2. Ang number level 2 mo will be coordinator star 1. Yung first level mo maging manager star 3, ikaw, you will become director star 1. Pag director star 1 po kayo, ibig sabihin, tumama po kayo ng 3 million at least sa binary income. Okay? So dito mag-umpisa na ang iyong mga blessings buwan-buwan. Yung ating long-term residual income, siguro mga 37,000 to 40,000 a month ang iyong matatanggap sa long-term residual income. Pero hindi mo pa hintuan yan. Kailangan, eto namang fourth level mo, alalayan, tuturuan naman yung sa baba. Para pag naging team leader star 2 sila, yung fourth level mo, yung third level mo maging coordinator star 1, yung second level mo magiging manager star 3, at yung first level mo maging director. Ikaw,
you will become President Star One. Yay! Palakpak po. Okay? Now, tandaan nyo po, simple lang po ang sistema na susundin nyo. Ano po yun? Una, first, sign up. Once you become a member, next step, mag-isip ka ng apat. Okay? Apat na tao na matutulong sa'yo at matutulungan mo din. Okay? Within 14 days. After that, tapos na yung iyong role na maghanap ka ng apat. Ang next thing mo lang gagawin, nasa apat mo yun, wag mong iwanan. Okay? Kailangan alalayan mo yun, sabayan mo yun, tutulungan mo, tuturuan mo, para sila mismo din makabuo din ng tig-apat. So pag nagawa na po nila yung tig-apat, sila na naman, gagawin na naman nila yun sa kanilang first level. Tama? Kasi copy apply na po ito eh. Pag nakita nila ang ginawa mo sa kanila, mas madali na lang magawa yun dahil meron silang example. Huwag nyo po? Ganun lang kasimple. Okay? Now, tandaan nyo po, the starting point of all achievement is desire. Kailangan ipangarap nyo po yun. Kailangan, alam nyo, talagang i-imagine nyo po yung gusto nyo maging sa buhay ninyo. Okay? Kailangan, kami, what you will focus on will expand and multiply. Tandaan nyo po yan. Okay? Kailangan nakafocus po kayo dun sa mga pangarap mo. Kailangan ang lahat ng energy at effort mo, ang joy, excitement mo, doon siya. Kailangan based on what you want to become. Okay? Keep this constantly in mind. Sabi nga ni Stephen Covey doon sa 7 Habits of Highly Successful People, sabi niya, ang isang habit daw kailangan is, ano daw? Begin with the end in mind. So pag umpisan mo daw itong negosyo ng Crowd One, kailangan huwag mong kalimutan, unahin mo sa isipan, sa utak, sa puso mo, ang gusto mong maging pagdating ng panahon. Okay? Begin with the end in mind. Ano ang purpose mo bakit ginagawa ito? Okay? Klaro ba? Okay, next. Matching bonus po. Ano po ang matching bonus? Ang matching bonus po, very simple lang po. Ito po yung bonus na natatanggap natin galing po sa kinikita ng ating binary bonus ng ating direct sponsor po mula sa first level up to fifth level. So ulitin ko, matching bonus ay bonus po yan, galing po yan sa binary income or bonus ng iyong direct sponsor from first level to fifth level. Or to be straightforward, 10% po. Every time may binary income yung direct sponsor mo from first level up to fifth level, may 10% po kayo. Ganito po, paano po mag-qualify? Ang matching bonus po may limang klaseng levels po. Every level po mayroong benefits na matatanggap. So halimbawa, pag umabot po kayo ng apat na direct sponsors, okay, may apat po kayo na invite, white po package nyo. Pag ito po yung nangyari, lahat po itong apat, okay, every time po magkaroon silang binary income, may 10% po kayo dyan. Kuha nyo po? 10% po kayo dyan. So, para pumasok po kayo sa second level, kailangan magiging 8 na po ang direct sponsor mo, hindi lang 4. Dito kailangan black na po package mo. So, pag ito po yung nag-qualify ka, ibig sabihin yung second level mo, meaning yung first level ng first level mo, every time kumita sila ng binary income, may 10% din po kayo each time. So first and second level, 10% ka. Pag naging 12 na po ang personal sponsored mo, black pang package mo, pasok ang third level po. Lahat po yan, kahit na din mo kilala. Pag kumita ng binary, 10% din po kayo sa third level, meron ka ng second level, meron ka pang first level. Pag umabot po kayo ng 16 direct sponsor, dito kailangan upgraded na po kayo to gold. So pag nagawa po ito, qualified po kayo sa fourth level. Ibig sabihin, ito silang lahat sa fourth, sa third, second, at saka sa first level, mayroon po kayong 10%. Now, pag naging 20 po ang direct sponsor mo, dito kailangan mo nang mag-upgrade to titanium. So, pag na-qualify po kayo dito, hanggang fifth level po, 10% po kayo. Now, how much are we talking about here? Kung pera. May pakita ko sa iyo na data. Okay? Now, tandaan nyo po, yung kinikita natin sa Crowd One, hindi po yun magic. It is system generated. That means, you just fill in the numbers, fill in the blanks, the system will provide you the commission. Okay? So, huwag kayong malula kung makakita kayo ng malaking pera kasi hindi mo yung problema yan. Nyo nyo po? Ang problema lang po natin dito, ipaano natin ilagay yung mga tao. Ilang tao ang ilalagay natin. Ang maganda, the more people na malalagay natin sa system, mas lumalaki po ang ating commission. Get nyo po? Wala po ditong free breakfast. Ibig sabihin, pag wala po kayong ginagalaw, wala kayong ginagawa, hindi kayo nag-i-invite, hindi kayo nagdadala ng tao, please do not expect any commission po.
Klaro po? Ganito po. Okay. Tingnan mong data. Assuming po dito sa power of 4 po or apat dapat, nag-qualify po kayo up to PIP level sa matching bonus. Okay? Nag-qualify po kayo until PIP level. So, ang ating bibilangin lang po, halimbawa lang po is 8, yung apat mo lang. Di ba yung apat dapat? Meron kang apat, and then yung apat mo, nakakuha ng tiga-apat, yung 16 nakakuha ng tiga-apat, ang 64 nakakuha ng tiga-apat, ang 256 nakakuha ng tiga-apat, hanggang umabot ng PIP level. So, all in all po, abot po ng 1,364 katao po yan. Pero tandaan nyo po ha, hindi po ikaw ang naghanap ng lahat na to. Ang iyo lang po dito ay yung apat lang sa taas. Kuha nyo po? Hindi po lahat ang iyong ikaw naghanap niyan, hindi. Yung apat lang po na sa taas. Yung iba dyan, sila na. Each of them, apat. Nag-guess po? Okay. Okay na po. Now, ganito. Assuming po, na lahat po sila dito, itong 1,364 po, in 1 week, kumita sila ng 1:1 lang or 18 euro. Okay? Sa isang linggo, each of them, ang kinita nila is 18 euro lang. Okay? Compute natin magkano ang iyo sa matching bonus. Ito po yun. Lahat po ito, 10% po ito sa kinita nitong sa left side mo. All in all, you will get 147,312 pesos po. Kuhan nyo? 147,312. A week. So, pag-computin mo yan in a month, times 4 mo po yan, that is, ano yan? Over 500,000 pesos a month. Kuhan nyo po? 500,000 plus a month. Matching bonus lang po yan. Now, what if, instead na 18 euro per week, 27, yung 1:2. Pag 27 per week po, ang lahat sila kumita per week, ito ang magiging matatanggap mo. 220,000 plus. That is over 880,000 pesos po. Sobra. Naku nyo po? Parang 884,000 pesos po. Paano pag 36 per week? In a month po, mayroon kang over 1,000,000 sa batching bonus po. Naku nyo? Over 1,000,000. Sa akin po, in my experience, actual ko, natanggap ko, is mga over 3.7 million po ang aking matching bonus. Mahina pa ngayon. Kung BBS mo dito, ito mas malaki. Eh, kasi nung unang panahon, wala pang ganitong strategy. Kanya-kanya kami noon . Kami pa ang naglatag, kami pa ang pioneers. O mag-ibig sabihin, wala pang klarong paraan paano gawin ang negosyo. Pero sa panahon ninyo ngayon, blessed kayo kasi gawa na . At saka itong presentation natin, latag na, klarado. At saka may mga products na tayo na operational. Sa panahon namin, during our time, last year, ay nako, pag open mo ng Apilgo na website, gagawin pa din, ano yan? Ang term ginamit nila doon, yung, hindi pa, still, anong term ginamit nila doon is under maintenance or soon to open. Gusto nyo yun? Sumali ka na isang negosyo na ang product nila soon to open. Pagbukas mo ng Mixter, soon to open. Di ba? Pero sa panahon nyo ngayon, wala nang soon to open. Operational na po. Ang Apilgo is operational na sa mga selected countries. Yung Mixter natin, naro-roll out na po. Anytime soon, talagang marami na ako, I will be subscribing 1 year, yung 65 euro. Maliit lang yun. Pero 1 year po ako, magagamit ko yung apps ng Mixter, I can play the games that are provided by Mixter Mobile. Okay? Ibig sabihin, si CrowdOne ay kumikita na po. Okay? May sales na po sila. Kuha nyo po, that is the power of 4. Next, meron din po tayong streamline bonus. Itong streamline bonus, ito po yung kiniklaim natin every week, beginning on a Wednesday. So, di ba, depende po kung ano yung level na naabot mo, may corresponding point or reward points ang ikiklaim mo. And then, yung points na yun, idadagdag yun sa yung C1 rewards para dahan-dahan lalaki at lalaki ang kanyang value or ang kanyang points. Okay? Yung points naman, yun ang magiging basihan para malaman mo kung magkano ang matatanggap mo every 3 months. Okay, so, ang pinakamaliit po na matanggap natin dito po is 1.25 points. Ang pinakamalaki po is 1,125 points every week. So, pakita ko sa inyo paraan. Ito po yung table. Now, mayroong tatlong requirement po para aangat yung iyong level. Una, bibilangin kung ilan na po bang personally sponsored mo na tao.
Pangalawa, ilang tao na po ba ang sumali sa CrowdOne sa buong mundo? Di hindi necessary ikaw po ang lahat ng invite. Lahat po, basta pumasok. Makikita mo naman dito kung ilan ang total na pumasok after sumali ka. And then pangatlo, kung ano na po ang current package mo po. Okay? So ito po tatlo. Now, halimbawa, wala pa po kayo na invite. Zero pa. Pero umabot na ng 250 na tao ang sumali. Ito na, makukulik mo 1.25 points every week. Every week yan. Pag meron ka na pong isa na direct, tapos 10,000 na po ang sumali after you, 2.5 na po angat. So actually, palaki ng palaki yan. Okay? Palaki ng palaki yan. Anyway, makikita mo yung table sa iyong dashboard. And then, ang pinakamataas, ito. Ayan. Pag pumabot ka ng 20th level, dapat meron po kayong 15 na direct sponsor. Lahat po yan, titanium. And then, 10 million na po ang sumali after you. So, ang marireceive mo is 1,125 points a week. Okay? So, ito yan. Ang bigayan po ng monthly residual income nag-upisa noong May 15. And then sumunod ng June 15, then July 15, August, September, October, then bago lang yung November 15, and next will be December 15 na uli onwards. Yung quarterly naman natin, nag-upisa yung bigyan, yung quarterly, noong June 15 po. And then sumunod ng September 15, the next will be in December 15 po. Ayan. So dito, gawin nyo lang po ang negosyo. I tell you, no? Gawin nyo lang po ito mula ngayon until December po. Sigurado po, pagdating ng Pasko, joy to the world po kayo. Hindi po kayo silent night. Okay? Joy to the world. Kasi oh, dalawang matatanggap po, may residual income ka na sa December 15, meron ka pang crowd on reward sa December 15 din po. Okay? Okay, meron din po tayong fear of loss bonus. Ano po yung fear of loss bonus? Connected po ito dun sa ating challenge. Di ba yung sa ating apat dapat within 14 days. So pag nagawa nyo po yung apat in 14 days po, ganito lang, simple lang. Qualified kayo sa fear of loss bonus. Halimbawa, within 14 days, nakakuha kayo ng apat na tao sumali sa inyo. Apat na to, ang kinuha nila is puro puti. So, on the 15th day, you will receive 125 euro business point. 125 euro na fear of loss bonus. Pag yung apat na sumali sa iyo within 14 days po, lahat po sila ang kinuha i-block. You will receive 375 euro fear of loss bonus. Pag apat na sumali sa within 14 days ay puro gold, 1,005 euro po ang matatanggap mo na fear of loss bonus. Pero, pag yung apat, ang kinuha nila ay titanium, you will get 3,150 euros fear of loss bonus. Now, tandaan nyo po, ang fear of loss bonus natin is a one-time thing lang po. Okay, hindi po to inuulit-ulit. One time lang po, upon signing up, 14 days. After which, expired na po yan. Okay? Kung hindi po yun ang qualify, lampas na po yun. Hindi mo matanggap yung bonus. That's it. Okay? Continue. Now, ito, gusto kong i-emphasize sa inyo dito. Lahat ng kinikita natin sa binary, okay? Lahat ng kinikita natin sa binary, sa matching bonus, at saka sa fear of loss bonus, kung nag-qualify kayo, tandaan nyo po, lahat ng kinikita natin dito sa tatlo, 70% lang po ang ipapasok sa ating account balance. Okay? Klaro? The 30% doon ipapasok sa ating C1 rewards. Ibig sabihin pala, ang C1 rewards natin, hindi lang po pala manggagaling sa streamline bonus natin na kiniklaim natin every week. Kasali din po pala ang kinikita natin sa binary, matching at saka sa fear of loss bonus, yung 30% doon nilalagay sa C1 rewards. Ibig sabihin maganda. Kasi malakas ang pag-angat ng iyong value ng points. Kasi the bigger the points you have generated sa C1 rewards, mas lalaki din ang magiging bahagi mo doon sa quarterly rewards. Kuha niyo po? Kaya kung pag masigasig kayo, mabilis kayong gumalaw dito sa negosyo, invite kayo ng invite, lumalaki ng lumalaki yung kinikita mo sa binary, sa matching, ibig sabihin, malaki din ang madadagdag doon sa iyong C1 rewards. In short, malaki din ang magiging bahagi mo sa quarterly rewards. Okay po? Klaro po ha? Okay, tuloy po tayo. And then, meron din po tayong tinatawag na customer sales bonus. Ano po yung customer sales bonus? Ito po, halimbawa, ang product mo is Life Trends. Kasi ang Life Trends, pwede po kayong gumamit doon na wala kang registration with CrowdOne. I-register ang pangalan lang sa Life Trends, pwede ka nang mag-booking. Halimbawa, mag-book ako ng hotel, let's say sa Quezon City. So maghanap ako ng hotel doon sa Quezon City, after na-book ko yun, nabayaran ko yun, okay?
ang hotel na na accommodate ako, nagbibigay yan ng mga discounts, tama? Ang maganda pag sa Crowd1 ka, mag-booking sa Life Trends, ang Crowd1 magbibigay pa rin sa iyo ng additional 20% discount. Ibig sabihin, yung ating product na Life Trends na travel and tour, mas malaki talaga ang discount na matatanggap natin. Compare dun sa mga standard na mga search engine, mga website ng mga accommodation. Diba? Okay. Now, what if yung mga kamag-anak, may kamag-anak ako, buong pamilya, pupunta sila ng Phuket, Thailand, or dun sa Bali, Indonesia, or pupunta sa Mediterranean Sea, sasakay ng cruise. Ang gagawin ko lang, gagamitin ko ang Life Trends. So, i-re-rehistro ko lang po yung isa doon sa aking kamag-anak, okay, yung kanyang information. Upon signing up doon sa Life Trends po, pwede na po siyang mag-book ng kanilang vacation gamit ang Life Trends. So, sila din po, pag nagbo-booking sila ng Phuket, Thailand ba, o Bali, Indonesia, o sa Singapore, o Mediterranean Sea, sila din po ay makakatanggap ng 20% discount. Ang tanong, ikaw, ano mangyari sa'yo? Oy, may good news. Bakit? Kasi ikaw, makakatanggap ka ng 15% customer sales bonus doon sa binayad ng iyong kamag-anak. Parang override commission po, kaibigan. Kani ha? Di ba ganda? Maganda o magandang maganda? O magandang maganda talaga. Ito pa. O ito pa. Kung ikaw po yung nag-booking within 3 months, okay? Nag-booking ka within 3 months, pasok ka dito sa 25% active user pool. Lahat po ng qualify dito, maghahati-hati sa 25% na kinita ni Crowd1. Okay? Ano pa? Yung pinasok, like yung kamag-anak mo, di ba nag-booking sila? Kasali ka din doon. Mayroon kang share doon sa kanila doon. So, ibig sabihin, pag marami kang na-refer, kahit isang beses ka lang nag-booking, pero yung marami mong na-refer, nag-booking sila, mas lalong lalaki ang magiging bahagi mo dito sa 25%. And then, of course, yung naiwan sa Crowd1 na 60%, hahatiin po sa tatlo. 20% po pupunta sa company share. 40% pupunta sa residual pool. The remaining 40% pupunta doon sa rewards pool. So, ibig sabihin, dito sa Life Trends, kasali po tayo sa hatian. Okay? Yun ang maganda. And, last but not the least po, mayroon din po tayong tinatawag na leadership cruise. Leadership cruise at siyang bucket list, puro to biyahe. It's a travel incentive na all expense paid. Okay? Isipin mo, sasakay ka ng MSC Bellissima, punta kayo ng Mediterranean Sea for 7 days, all expense paid, pati na yung aeroplano mo. Unlimited yung pagkain mo at saka yung mga champagne, overflowing daw eh. Parang ganun, sabi na, pasyal-pasyal ka sa Greece, pasyal-pasyal ka doon sa Italy, sa France. Eh kung nag-qualify ka naman sa Dubai, eh pasyal-pasyal ka sa Dubai, pasyal-pasyal ka ba sa Bahrain, di ba? Sa Doha, sa Qatar, di ba? Lahat po yun, sagot ni Crowd1, pang kayo po'y nag-qualify. Dito po sa Crowd1, pag ikaw po'y achiever, ikaw po'y, alam mo, yung excited na ginagawa ang business at lumalaki yung grupo mo, tinutulungan yung mga tao mo at kumikita sila. Isipin mo, pag kumikita sila, lalo kang kumikita. Pag kumikita ka ng malaki, aangat yung rank mo. Pag umangat yung rank mo, magka-qualify ka sa leadership plus. Pag dumating ka ng president or senior president level, yung bucket list, every year po, qualified po kayo. Buong buhay mo, pasyal ka lang ng pasyal na wala kang inilalabas na pera. Ayaw nyo yun? In your lifetime. Ako excited ako kasi I thought hindi ko na maabutan itong ganitong experience in my lifetime. Kasi next year, senior na daw ako eh. Pero laking pasalamat ko sa Diyos at sa Crowd1 po. Dahil ako ay mararanasan kong bumiyahe ng Mediterranean Sea, sa Greece, Italy, sa France, sa Dubai, all expense paid ni Crowd1 po. Okay? So, ganun lang po. Share ko po sa inyo short ang story ko. Okay. Para at least maintindihan niyo po ano nangyari sa akin. Okay? So, simple man lang story ko kung titingnan ninyo. Okay? So, ganito po ang story ko. Ako, I have been in the network business for more than 25 years actually. Before ako nag-network marketing po, marami po akong dinaanan. Nag-salesman po ako ng isang company. Nagbebenta ng mga office equipments. Okay? Benta rin ako ng mga itlog. Benta din ako ng mga, yung mga charmaster, yung mga charcoal stove. Marami kong dinaanan. Ang dami kong dinaanan. Hanggang na
nagbenta din ako ng insurance policy. Ng insurance agent po ako, ng financial consultant din ako. And then, dumaan din ako, nagbebenta din ako ng lupa. Bakit ko ginagawa yun? Ang dami kong dinaanan. Bakit ko ginagawa yun? Dahil mayroon po akong pangarap sa buhay. Kasi inisip ko, pag gawin ko po yun, baka makachamba ako. Baka makahanap ako ng malaking pagkakakitaan. Ganun lang naman eh. Diba? Kung gusto mong maabot yung pangarap mo, maghanap ka ng diskarte. So, yun yung ginawa ko. Pero somehow, during those days, during those years, na ginamit ko yung ganun na sistema, medyo sabi ko malabo yan eh. Until I come across network marketing. My first experience with network marketing, nakita na parang na napahanga ako. Dahil nakita ko, grabe, dami kong nakikita ang nagte-testimony. Nagbagong buhay, sa kunting halaga na nag-umpisa sila, ngayon nakapatayo na sila ng bahay, mayroon na silang mag-aaral sa sakyan, makabiyahe na sila kahit saan-saan, maraming pera sila, nag-debt-free na sila, ganun. So habang nakikinig ako sa mga patutuon nito mga tao, sabi ko, ako kaya no? Pwede din siguro sa akin to. That is how I started with network marketing. Kasi nakita ko din ang system and it's really working. Depende lang din kung anong company ang mapasukan mo. So that is how I started. Alam nyo, I have been pursuing my dreams for more than 25 years. Kasi for the longest time, hindi po umabot yung aking mga inaasahan na company. Kasi walang dumating na company na magbibigay sa akin ng kaluwagan sa puso at saka yung makuha ko yung pangarap ko. Okay? In my experience, marami akong bad experience sa network marketing. Hindi dahil masama ang sistema, dahil masama yung mga tao nag-invite sa akin. Hindi maganda yung mga may-ari ng company. Okay? So, hindi nga ito. Pero sa akin, kahit na I have so much bad experience with network marketing, huminto po ba ako? Hindi. Because I believe the network marketing system or the multi-level marketing is one of the best approach or way or vehicle para maabot ko yung pangarap ko. Dahil sa kunting halaga, tandaan nyo, kunting halaga, pwede ka magkaroon ng unlimited income. At dito din sa network marketing, kahit natutulog ka, pwede rin po kayong kumita. So ito, tinuloy-tuloy ko lang po. So ang journey ko po started, ang journey ko sa Crowdon started last year. Mga last week ng July po. Yung isang kaibigan namin ni Mrs., downline ko actually sa isang company, na-imbita niya ako na sumali sa isang presentation, small group lang. Kasi there was one person, one guy, si Ronnie Barrientos actually, siya yon. So he was presenting sa Marco Polo Davao and he was building ay team sa Davao, so nag-umpisa siyang ilan, selected ng mga leaders. So ako yung napili doon sa pangalawang level na, second, actually third batch na ako eh. Pero bago ako, sabi ko sa kaibigan ko, hindi ako sasali kasi wala naman akong planong maglipat ng company. Kasi somehow I was already enjoying doon sa aking present company, sa isip-isip ko. So sabi ko, there's no point of attending a meeting na wala naman akong planong sumali. It's unfair para doon sa gagasto, papakainin ka, tapos di ka pa rin sasali, di ba? So sabi ko, wag lang. Itong kaibigan ko naman, sobrang kulit, sabi niya, sige na lang, good Benz, kahit na hindi ka lang magsali, makinig ka lang, good, wala kang mawawala, o baka magustuhan mo pala, di ba? Sige lang, good, alam mo, kinukulit-kulit, ganun. So anyway, ang nangyari po, ayaw ko naman sumama loob niya, so I went to the meeting, doon sa Marco Polo. Doon, narinig ko siya. During that time, pag-share niya doon, wala ngang laptop, wala ngang anything. Nag-share lang siya ng kanyang buhay. Share lang niya yung journey niya. Kasi during that time din, kung naalala nyo, kasagsagan din po yun ng scam. Diba? So, ibig sabihin, marami pong nabiktima doon sa mga investment scam. So siya din, isa doon sa nabiktima, nasarado yung kanyang tatlong school sa South Cotabato dahil din sa ganun na problema. So to make the long story short din sa kanya, sinare niya doon na talagang hindi maganda nangyari siya during that time. Pero dahil nga sa kasamang palad, yun ang experience niya. Naawa yung nanay niya. Sabi niya, Jan, luwas ka muna dito sa Manila para magpalamig. Okay, magpa-relax. Kasi namatay yung lolo niya, namatay yung tatay niya, iniwanan pa siya ng kasintahan niya, blah, blah, blah. Lahat ng mga negative things nangyari sa buhay niya. So sabi ng nanay niya, dito ka muna sa Manila para makarelax ka naman. Ayun, pumunta nga yun si Ronnie, no? Lumawas sa Manila. And yun nga, sabi ko nga, tama pala yung kasabihan na, when God closes the door, He opens the window. Do you believe in that? No? Pag nasara yung pintuan, ang Panginoong Diyos ay magbubukas ng bintana. Yun ang nangyari sa buhay ni Ronnie. Pagpunta niya ng Manila, nandun nakasali siya sa meeting na kinandak ni Renz Eduardo.
So, all the rest is history. So, ang nangyari sa kanya, when he attended, grabe. Ngayon, multimillionaire na po siya in less than 2 years po with Crowd1. Grabe. Marami po ang nabalik sa kanya po. Yung nawala niyo dati, ang bumalik sa kanya yun, sobra-sobra. So, yun, when after yung testimony po siya doon, so, sumali ako. Okay? Sumali ako doon. Sabi ko, sige. Kasi hindi mawala kasi sa isip ko eh. Kasi yung banggit niya sa akin, during that time na nagsalita siya sa Marco Polo, 6 weeks old pa lang siya sa Crowd1. Pero sabi niya, sa 6 weeks old pa lang niya sa Crowd1, kumikita na siya ng 30,000 to 60,000 pesos a day. Sabi ko, walang hiya. 26 years old pa lang siya, kumikita na ganun kalaki, araw-araw pa. Sabi ko, hindi ko pa naranasan yung 30 to 60,000 pesos a month sa kanya, araw-araw. 6 weeks pa lang siya. Sabi ko, aba, ibang klase pala siguro to. Ba't ganun mabigyan ng napakalaki, di ba? So inisip-isip ko, no, ito yata. Kasi alam mo, pag may pangarap ka, talagang pag makarinig ka ng opportunity, sabi, ito na siguro, para, di ba ganun? Ito na siguro, ito na, sunggaban ko na. Pero on second thought, nag-isip din ako kasi sabi ko nga, di ba, kasagsagan ng investments, sabi ko, baka parehas din ito siguro sa mga investments scam nito kasi sobrang laki yung binibigay, eh, 6,000 lang kailangan mong makasali ka tapos bibigyan ka ng napakalaki. Sabi ko, baka scam din siguro to sa isip-isip ko. Pero hindi mawala sa isipan ko yung baka magkatotoo to, baka maging mangyari din sa buhay ko ito, di ba? Sayang din, di ba? Sabi nga ng iba, ang opportunity daw, minsan na lang daw yung kumakatok sa yung pintuan, baka hindi na bumalik. So isip-isip ko, sayang din ito. So anong nangyari, hindi pa ako nag-decide during that time. Umuwi muna ako ng bahay, nag-research po ako, kasi mahirap na, di ba? Mahirap na mabiktima. So, nag-research ako about Crowd1, Google ako, na internet ko yan lahat, alam ka, mga YouTube, lahat na nag-testimony. Totoo talaga, may maraming nag-testify, mayroon nagpapatuo na, bago buhay nila, nagpatay ng bahay, talaga. Ang may iba naman nagsasabi, scam yan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, hindi mo alam kung saan sa lulugan. Pero buti na lang, I decided to go for Crowd1. Sabi ko, subukan ko ito. Anyway, 6,000 lang naman eh. Wala man siguro mapupurday sa 6,000. Sabi ko, buti na lang. So yun nga, sumali ako sa Crowd1. Okay? Dali lang. Dali lang ha. So yun, sumali ako sa Crowd1. So after the following day po, nag-sign up ako sa Crowd1. Okay? Upon signing up, ang next thing na ginawa ko, kasi na-convince ko na sarili ko that I will join. So, nagbayad nga ako eh, 6,000. So, upon doing it, ang next thing na ginawa ko po is nagsulat ako ng prospects sa prospect list ko. Kasi at least alam ko ano yung ang sistema na gawin. Kasi I have been trained sa insurance po na maggawa ka ng prospect list, yung 100 prospect list mo. So, yun ang ginawa ko. I started listing down yung mga taong gusto kong imbitahin. So ako, dahil sigurista ako, ang inuna kong sinulat doon, yung mga kamag-anak ko, mga close friends ko, yung mga hindi makahindi. Diba? Ganun yun eh. Mahirap na eh. Ibang klase yung ma-reject ka, baka hindi ka natutuloy. So yung inuna ko sila. Okay? So yung first week ko, na ginawa kong invitation, kinausap ko sila, alam nyo nangyari, on my first week, kasi nahabol ko yung 14 days eh. Lahat po sila, rejected ako. Iba nagsabi na, wag mo na Benz kasi bago lang ako na biktima doon sa investment eh, hindi pa bla bla bla. Yung iba naman, sige lang Benz, sasali ako sa iyo pag nabalik na yung investment ko. So sa isip-isip ko, hindi na kayo sasali kasi hindi na yung babalik yung investment nyo, wala na yun. Totoo talaga. Pero alam nyo, kahit na na-reject ako, ano, alam ko hindi madali eh, lalo na mga close friends mo. Kaya lahat sa marami sa atin ayaw mag-invite, 'di ba? Kasi takot tayong ma-reject. Ganun yun eh, 'di ba? Aminin niyo na. Pero alam mo, isip-isip ko ba, hindi ako ni-reject nila. They rejected the opportunity. Wala ako dyan. So, dapat hindi sumama loob ko. Opportunity lang naman ang ni-reject na hindi ako. So, sabi ko, if I quit, then talo na ako. Diba? Sabi ko din sa isip-isip ko, no pain, no gain. So, in-encourage ko lang sarili ko. No? I-boost ko yung sarili ko dahil masama, masakit yung ma-reject ka eh. So, pero alam nyo, I did not allow yung rejections to slow me down.
talagang pinaglaban ko yung aking pangarap, then nag-focus ako dun sa mga possibilities of success. I-reject ko yung thought na hinto na ako. That's it. Parang ganun, di ba? Instead, lahat ng energy ko, talagang chinanal ko, no? Towards achieving my dreams. Tinuloy-tuloy ko lang din. Okay? Alam mo nangyari? Dahil maganda yung mindsetting ko. Sabi nga ng isang author, believe in yourself, sabi niya, and you will be unstoppable. Okay? Then on my second week, I begin to see the result unfolded. May apat na sumali sa akin. Kaya nag-qualify ako sa Fear of Loss Bonus eh. Yung apat pumasok sa akin. Okay? So dahil hindi ko hinintuan, hindi ako nag-give up, hindi ako nag-surrender, doon nakita ko ang ilaw sa end of the tunnel. Okay? And then I continue to study yung business. Importante, alam ko na para lalago yung business ko, lumaki yung aking grupo, kailangan mag-aral ako. So inaral ko kasi, sabi ko nga, we were once of the pioneers. So hindi namin alam paano gawin to, digital pa mga products. So inaral ko yung business, ang sistema, paano yung kuha nila sa mga pagkuha ng benta, what digital products is all about. Kasi hindi naman ako that techie. Okay? So inaral ko yung system. Then later on, nag-aral ako ng isang magandang paraan paano ko palakihin yung grupo ko. I trained myself. Naggawa ako ng PowerPoint presentation ko para ma-transfer ko yung information sa kanila, sa mga prospects ko ng maayos, klaro. So yun ang ginawa ko. And then I started to do my presentation sa maraming tao. Then palaki ng palaki, kakandak ako ng presentation sa mga Jollibees, McDonald's, mga restaurants. And then out of town na din ako ng presentations na by invitations ng mga grupo ko. Ang dahan-dahan lumaki yung aking grupo ko. So alam nyo, after four months po with Crowd1, naabot ko po yung 7-digit income ko. And it was also during that time na nabili ko na po yung aking bagong Montero Sports po. Yun, in my 4 months. Ganun kaganda. Ngayon, mga over 14 months na po ako ngayon with Crowd1. Mga almost 15, pero 14 months pa po ako sa Crowd1. And with hard work, with endurance, persistence, focus, believing it can be done, alam nyo, in my 14 months po, nahit ko na po ang 8-digit income. To be specific po, mga 13.7 million po ang kinita ko na sa Crowd1. Sa akin, it's really amazing po. Ako hindi rin ako makapaniwala. Kasi I'm just a regular guy. I'm a regular network marketing person. Wala akong pangalan sa network. I just did it, no? I just did it. I just pursued my dreams. And na-amaze ako sa nangyari sa akin. And I tell you, it can be done. Kung gusto nyo, magagawa nyo ng paraan po. It's only in the mind po. Kasi kaya nga ang tawag sa Crowd1 is the power of easy. Kasi ang paraan na ginawa nila is that mas madali mo lang gawin. Sundan mo lang po. Okay? And I am officially debt-free po of all accounts. Dati, bugbog sarado po ako sa utang. Yung mga credit card ko dati, ay nako. Ngayon, I am debt-free. Wala na po ako utang. Salamat sa Diyos. And then, I experience financial freedom. Alam nyo, pag debt-free ka pala, iba pa lang experience mo, no? Kasi dati noon, kasi sinusundan ako ng mga naniningil sa utang, kahit na pagtulog mo sa gabi, hindi ka matulog maayos. Kasi iniisip mo saan ka kukuha ng pambayad mo bukas. Maniningil naman si so-and-so, di ba? Mahirap. Pero, ibang feeling na debt-free ka, matulog ka sa gabi, wala kang ibang iniisip na utang. Okay? And then, kami din, na-experience me the best thing in life even during the COVID po. Opo. Kasi, alam ko, marami sa ating mga kababayan caught unaware, unprepared. Di ba? And marami po nawala ng trabaho, sarado yung mga tindahan, so wala pong income. But sa amin po, during that time, it was the most beautiful experience we have had. Kasi wala kami problema dun sa pera during the lockdown po. Kasi tuloy pa din yung commission na natatanggap ko with Crowd1. Kasi, di ba, sabi natin, Crowd1 is not dependent on the physical products mo. Di ba? Hindi po. Kasi all digital po product natin, ang business natin, tuloy-tuloy pa din. No? Walang patid. So ngayon po, ang dream house ko po, pinapatayo na. Next year po po matatapos. Pero sige lang, one of these days po, papakita ko po itsura ng aking bahay. Okay? Para ma-inspire kayo. Hindi para mag-ibang ako sa inyo. Para sabihin ko lang sa inyo na kung nangyari po to sa akin, it will also happen to you.
Kasi pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan po. So, maganda po. May peace of mind ako kasi alam ko na hindi na namin problema yung pera. No? Hindi na po. Ganun. Talagang galing talaga ni Lord sa amin. Okay? So, yun lang ang kong sa inyo. Dito sa business natin sa Crowd One, gawin nyo lang po ang business po. Ituloy-tuloy yun lang po. Okay? So, ngayon, balik ko sa iyong tanong. What's gonna be? Ano na ngayon? Okay? Dito po, kung gusto nyo magbago buhay nyo po, you have to have your first step. Kailangan, you have to decide for yourself po. Tandaan nyo po, kayo po mag-decide, hindi po ibang tao, hindi po kami. Okay? At dapat kayo makikinig sa sarili niyo kasi nasa kamay niyo po ang pagbabago. Nasa kamay niyo po ang pagkakaroon ng oportunidad para makamit niyo po ang pangarap niyo sa buhay. Pero kailangan niyo po ng move niyo. Sabi nga ni Zig Ziglar, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Okay? So ito, sali po kayo. No? Subukan niyo po si Crowd One. Sa halagang 6,000, alam nyo, pwede pong magbago buhay ninyo. Sa halagang 6,000, alam ko, maliit lang po yan. Kasi sa panahon po ngayon, kung meron kang 6,000, pagdalhin mo pong buong pamilya mo doon, kumain sa restaurant, paglabas mo yan, simot sarap yan, wala na. Pero dito po, yung 6,000 mo, pwedeng umangat yung buhay ninyo. Okay? So, sabi nga dito ni JP Morgan, sabi niya, the first step towards getting somewhere is to decide you're not going to stay where you are. Anong ibig sabihin po niyan? Kayo po, nakikinig ngayon. Gusto niyong magbago buhay niyo. Gusto niyong makamit ang inyong pangarap. Gusto niyong maging mayaman. O gusto niyong yumaman. Tama, hindi. Now, pag gusto po kayong yumaman, dapat daw po, ang next thing na kailangan mo is, you have to decide you're not going to stay where you are. Ibig sabihin, dapat sa utak niyo pa lang, sabihin niyo sa sarili niyo, ayaw ko na maging pobre. Ayaw ko na maging maralita. Kapoy na ko. Di ba? Pagod na ako sa pagiging poor. Dapat nga, dapat daw galit ka na sa pagiging poor mo. In order for you to move to the next level, kailangan parang, alam mo yung kwan ka na, ayaw mo na yun. Kailangan magbago na. Okay? Kasi, importante po that you have to decide. Sabi nga, nung isang, may isa kasibihan nga, if you want something you've never had, you have to do something you've never done. Kung ang network marketing is bago po sa inyo, wala akong problema po kasi wala pong inborn dito sa network marketing. Lahat po inaaral po yan. Okay? Pwedeng aralin. Ako, I was not born like that. Pero inaaral ko lang ang business, ang industry, and natututo din ako. That's why I'm teaching other people to do the same. Kasi pwede po magbago ang buhay nyo. And then secondly po, kung anong kaparaanan ginamit nyo ngayon para magbago ang buhay nyo, kung nakikita nyo po na walang, hindi po gumagana, hindi po umuusad, ganun pa din buhay mo, alam nyo, kailangan baguhin mo. Kailangan baguhin mo yung strategy mo. Kung ang iniisip mo, ang paraan mo na para makamit mo, pangarap mo is employment, sabihin ko na po sa inyo ng prangga, kung yun po ang kaparaanan nyo, hindi po kayo makaabot sa iyong patutunguhan. Totoo po yan. Kapos po yan. Kahit na mag-isang 1,000 po ang araw ang sahod mo, kapos po yan. Siguro tamang-tama lang yan para pang araw-araw yung panggastos mo sa pagkain, sa biyahe mo, sa ibang kailanganin mo, pagrenta sa bahay, sa mga other bills na babayaran mo. I tell you, kapos po yan. Hindi, wala ka na pong ilalaan para sa pangarap mo. Lahat po yan, sustenance mo lang sa araw-araw para mag-exist ka. Okay? So, kailangan baguhin mo daw yung paraan mo kung gusto mong makamit ang pangarap mo sa buhay. Kasi pag hindi mo po baguhin, sabi nga ni Albert Einstein, yung ginagawa mo is kahibangan. Sabi niya, kahibangan. Sabi niya, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Ganun pa rin ginagawa mo araw-araw. Pupunta ka sa opisina mo. Okay, kayod ka ng kayod. Okay? Kayod ka ng kayod Monday up to Friday. Alam mo, habang ginagawa mo yan, hindi po kayo ang yumayaman. Ang yumayaman po yung boss, no? Hindi po nyo tinutupad yung pangarap mo kung ginagawa nyo yan. Alam nyo, natutupad ang pangarap ng mga bosses ninyo, mga boss. Hindi po sa inyo yan, sa kanila yan.
Kaya kailangan baguhin mo ng strategy mo kasi kahibangan yan. Hindi ka mapapunt, hindi mo ma, hindi mo mararating yung patutuhan mo. Okay? So, ang sikreto para makaahon ka, umpisahan mo. Gawin mo agad. Okay? Ganun lang po. So, ano po ang mga benefits pag sumali sa Crowdrun? Una, mayayaman ka. Pangalawa, mga pangarap mo, mafulfill. Pangatlo, well, maganda. You will make your family happy. Masaya ang pamilya mo. Alam mo, pag alam mo ang family, pag maraming pera, may pag-ibig sa loob, may pera, ang saya-saya yun. Kasi hindi mo na problema yung pera. Apat, meron kang peace of mind. Yun ang maganda. Peace of mind po. Pag saan ka pumupunta, nagbabakasyon kayo, nagre-relax kayo, may peace of mind ka kasi wala ka nang problema sa pera. Pang lima, pwede kang makatulong sa ibang tao. Hindi necessary na magbibigay ka. Kung magbibigay ka naman, okay lang yan. Pero pwede din na pag ituro mo to ang negosyong opportunity nito, pwede din magbago ang buhay nila. Tama? Yun lang po. At marami pa pong mga masasabi nating mga benefits po. Now, ano naman ang mga reasons na hindi ka makasali? Ang pinaka-common sa atin, eto, walang pera. Diba? Walang pera eh. May bigat yan, 6,000. Wala akong pera. Hindi ako makasali. Diba? Alam mo, kaibigan, prangkahin na kita. Yung problema mo na no money, walang pera, mukhang 1 year or 2 years or 3 years ago, yan din naging problema mo. Nung mayroong opportunity na inilahad, si, no? Yung in-offer sa inyo, may isang magandang opportunity, pero ano tawag yun? Hinindian mo. Bakit? Ang reason mo, no money. 3 years ago, no money. 2 years ago, no money. Alam mo, pag ganun palagi ang rason natin, no money, after a year from now, 2 years from now, ganun din magiging problema mo, no money. Diba? Tandaan mo yan. No money pa din yan. Kung hindi mo gawa ng paraan, wala mangyayari po sa buhay mo. Yan ang totoo po. Dito, kung nakita mo, this is an opportunity of a lifetime sa inyo, kailangan sunggaban nyo pa. Sabi nga ng kwan eh, sabi nga nung isang pastor na bakit ko kagabi na there is the law of diminishing intent. Pag narinig yung presentation, talagang kumukulo, yung talagang iba ang feeling mo sa loob, eto na, okay? Tapos you face again with the no money, dapat dito po gawan mo ng paraan. Kasi pag patagalin mo po yun, nagdi-diminish yung intention mo to join. Nawawala din yung iyong excitement. At bigla na lang, back to normal ka na naman. Parang walang nangyari. And then maybe after a year or two, mayroon na namang harap sa'yo, ipipresent ang opportunity, magtaka ka, yun pa din ang problema mo. After 2, 3, 4, 5 years, walang pera. So, kung yan naman talaga problema mo, no money, gawan mo ng paraan para magkapera ka. Ano bang paraan? Di ba sabi, pag gusto may paraan. So, lahat dito po'y para-paraan lang, diskartihin mo. Di ba? Kasi pag hindi mo diskartihin, I tell you, sabi nga, hindi daw kasalanan kung ipinanganak daw tayong dukha. Hindi daw kasalanan pag ipinanganak tayong dukha. Pero kasalanan na daw yan pag tayo namatay, dukha pa din. Kasi maraming paraan eh. Diskarte po tawag yung kaibigan. So, anong paraan ang pwede mong gawin? Well, isang alam ko ng paraan, kung wala kang pera sa ngayon, pwede ka mangutang. Diba? Sabi nung isang mentor ko, sabi niya, kung mangungutang ka man para sumali dito sa isang opportunity at yung pangungutang mo is yan ang last na pangungutang mo, mangungutang ka ba? Eh kung ako mangungutang ko, basta wag lang ako mangutang na pambili ng flat TV o cellphone. Pangungutang ko ng 6,000 ito, ito'y magbabago, magdudulot ng pagbabago sa buhay ko, ay gagawin ko na yun. Mangungutang ko para makasali ako dito para maggawa ko ang business opportunity. Diba? Ganun lang. Okay, or pwede ka magsangla. Mayroon akong isang downline, taga-Digos. Excited siya sa opportunity. Nakita, narinig niya, talagang ibang feeling niya. Eh, wala siyang pera sa during that time. Pero dahil interesado siya, dahil gustong-gusto niya, nag-discarte siya. Ano diniscarte niya? Naalala niya, mayroon pala siyang isang relo na niregalo sa niya important. Oh, prenda niya. Iprenda niya ng 6,000,
Tapos nung na-prenda niya, pambayad niya yung 6,000, sumali siya sa Crowd1, nag-umpisa siya, nag-invite ng mga tao. Alam nyo, yung relo niya na prenda niya, in 1 week time, nakuha niya balik. Ngayon po, milyonarya na po siya. Dahil po, dumiskarte po siya. Hindi ko alam paano i-discarte ito, pero kung ikaw'y naniniwala, itong in-offer na opportunity of a lifetime ni Crowd1 is talagang ibang-iba, gawan mo ng paraan. Huwag mo gawing dahilan yung walang pera. Kasi 1 year, 2 years from now, pag magkikita tayo, yun din yung problema. Pangalawa, wala kang oras. I tell you, 24 hours a day po ang bigay ng Diyos sa atin. Parehas po tayo. Lahat, 24 hours po. Pero tandaan nyo po, pag hindi nyo gawan ng oras, ng panahon, itong mga bagay na ito, darating ng panahon, mawawalan ka ng oras. O to po. Gawa mo ng paraan. Di man buong araw ka kumakain. Hindi man buong araw ka natutulog. Mayroon talagang naiiwan dyan. Ang tingnan nyo lang po, ano po yung mga oras na ginugugugol mo na walang katuturan? Okay? Palitan mo yung mga productive. Kagaya ng pag-attend itong ating Zoom meeting, makinig lang. Kahit na hindi ka muna sumali, pakinggan mo lang muna. Hanggang ma-develop yung inspiration, ma-excited ka, di ba? Lalalim yung kaalaman mo regarding sa business. Okay? Well, hindi ka networker. Kaibigan, di mo kailangan networker. Dito, kailangan mo lang dito, magaling ka na kaibigan. Oh, magaling ka lang kaibigan. Ito sikreto. Kasi dito kasi it's friendship to, relationship business ito eh. Di mo kailangan magaling na networker, pero pag magaling ka ng kaibigan, maraming lalapit sa'yo. Maraming maniniwala sa'yo. Maraming makikinig sa'yo. Pangapat, hindi mo alam paano mag-invite. Ay, madali lang po. Kasi ang pag-invite, parang kaibigan lang din yan, di ba? Sabihin mo na, oh, kaibigan, punta ka sa bahay, kain tayo, parang ganun. Ba't madali yun? Dahil iniisip mo, takot ka mag-invite, baka ma-reject. Kasi parang nire-recruit mo, di ba? Pag-isip natin, pag nag-invite tayo ng tao, is yung tinatawag nating recruitment, at talagang matakot ka. Kasi marireject ka, lalo na mga tao ngayon, ayaw nilang maisahan eh. Pero ang sekreto pag-invite po, it's something like, relational din po yan. Ako, turuan ko yung isang simpleng paraan. Pag mag-invite po kayo, kunyari dito, nabanggit ko yung kagabi, sabi ko, pag mag-invite kayo, resend yung link. Di ba yung mga link na pinapadala natin? Para maka-click siya sa link, makapasok sa room. Bago nyo po ipadala yung link, kausapin nyo muna. Dapat may introduction kayo. Bakit muna imbita siya? Okay? Anong purpose? Kailangan ipaliwanag mo sa kanya bakit ano para ano yung link. Sa akin, ang ginagawa ko is hindi yung parang ang dating i-recruitment. Ang gagawin ko, bago ipadala yung link, tatawagan ko or iti-text ko siya. Sasabihin ko, ibigan, bye, may... Meron akong na-attend na kuan ba na business meeting ba online. Tapos narinig ko doon isang company na ang ganda ng kanilang offer ba, yung products nila. Nakita ko maganda. Tapos marami talaga ang mga tao na alam mo, na yumaman, nagbago buhay, blah blah. 'Di ba ganun? Chika mo lang. Okay? Huwag mo lang pasubraan. Chika mo lang. So, ako interesado ako sumali talaga kasi gusto ko rin mangyari yun sa buhay ko, pero somehow parang alanganin ako. Kaya tinawagan kita o tinext kita kasi gusto ko magpatulong sa iyo. Kasi pag ganun ang dating tulong, parang at least out siya, hindi siya, alam mo, pag sinabi mong tulungan mo ako, tapos bigla matakot, ano, wala akong pera. Diba? Wala akong pera. Ganun agad yan eh. Kasi pag tulong, automatic, pera ang nasa isip. Sabi mo, pwede mo akong tulungan. Pero hindi about pera. Parang, kuha mo agad, i-clarify mo agad. Na hindi pera. Para at least, may salamat. Hindi pala pera, di ba? So sabi mo, meron lang patulong kasi may na-attendan ako ng ganito, blah, blah, di ba? Tapos, gusto ko nang sumali talaga, pero medyo alanganin ako konti. Gusto ko magsigurado ako. Kaya gusto ko itang imbitahin na samahan mo ako doon sa meeting. Anyway, online man. Tapos, pakinggan mo lang. Bye. Tapos, i-evaluate mo kung tama bang decision ko na sasali dito sa company. Pakinggan mo, tapos bigyan mo ako ng yung feedback. Diba? Parang mas magaan yun. Nakuha nyo po? Ganun lang. Gawin nyo po na style na yan. And I believe more and more people are willing to do that because it's a help concept. Alam mo na ng tao eh. No, generally, ang tao, ganun sila eh. Matulungin. If you give them an opportunity to help, they will help. Basta wag lang pera.
allergic karamihan sa tao sa pera. Pero tulong na attend lang sila para i-evaluate nila yung mapapakinggan, then they will give feedback. Parang ganun. Pero actually, kahit na member na good cow, huwag mo lang sabihin. Sabihin mo lang na gusto mong sumali. So that is one way. That is one subtle way of bringing them into the meeting room. Okay? So, subukan niyo po si Crowd1.